Hello guys! Welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan natin ngayon na dito sa Mat ni Kuya ay ang tungkol sa length of reinforcing bars for CHB in meters table. So ito po yung gagamitin nating table para makompute po yung bilang ng vertical bar natin at saka yung horizontal bar natin sa hollow block. So, dalawang klase po yan, pwede pong per square meter at saka pwede po palang per block or per piraso ng hollow block. So, kaya napakadali pong computin, no? Kaya lang po, kailangan po natin ang spacing ng bar. So, in centimeters po. So, yung spacing po ng bar na gagamitin natin sa table na ito, meron po tayong 40 centimeters or 0.4 meters. Dito po sa table natin, meron ding 60 centimeters or 0.6 meters sa vertical bar. And then, meron din po tayong 80 centimeters or 0.8 meters na spacing ng vertical bars dito sa hollow block. So, ibig sabihin, ang pag sinabi pong vertical bars, ito pong nakatayong bara na ito or bars na ito, bakal na ito, ito po yon. Kasama na po yung bali sa baba or yung bend. Ayun po. So, yun po yung vertical bars. So, madali po palang computing yan, no? Kaya lang po, hindi lang po vertical bars ang kailangan nating makompute. Meron po din po tayong horizontal bars. Yung pong bakal na ito na nakahiga. Yun po yung sinasabing horizontal reinforcement or horizontal bars. So, dito po sa nakahigang bakal or horizontal reinforcement bar, kailangan po nating makita yung spacing or ilang layer po ng hollow block ang gagamitin, no? So, kung dalawa pong layer ng hollow block ang gagamitin natin, ang isang hollow block po kasi is 0.2 times 2, magiging 0.4 meters po yon or 40 centimeters. Kung horizontal bar po ang kukompute natin, pwede rin po palang per block or per hollow block at saka per square meter, no? So, yung horizontal bar po, kung 2 layers lang po siya or 0.4 meters, 40 centimeter, so per block at saka per square meters. So, ngayon po, kukompute na po natin yung number ng vertical reinforcement at saka nung horizontal reinforcement, no? Kung 40 centimeter po ang gagamitin natin, gagamit po tayo ng 0.235 length ng bakal, no, vertical bars per block. Ngayon po kung per square meter, gagamit po tayo ng 2.93 meters per square meter, no, na haba ng bakal, no, na vertical bar. Kung 60 centimeter po or 0.6 meters per hollow block po, gagamit po pala tayo ng 0.171 na haba ng bakal na nakatayo na yon per block. So, kung per square meters po, gagamit po tayo ng 2.13 na haba ng bakal per square meter, no? So, ngayon po, kung 80 centimeter ang gagamitin natin or 0.8 meters, bawat hollow block po, gagamit po tayo ng 0.128 na haba ng bakal. Ayun po, 0.128 meters, no? Ngayon po, kung per square meter, gagamit po tayo ng 1.6 meters per square meter, no? Ayun po yung sa vertical reinforcement o yung pong nakatayo na yon, no? Kasama na po yon yung bali, yung bend. Ngayon po, kung sa horizontal reinforcement or yung nakahiga na yon na bakal, gagamit po tayo ng 0.264 haba ng bakal per block or per hollow block. Kung ang spacing po natin is 40 centimeters or 0.4 meters, no? Kung per square meter po, gagamit po tayo ng 3.30 haba ng bakal bawat metro kwadrado. So, kung dito po tayo sa 60 centimeter or 0.6 meters,
Kung horizontal bar po ang gagamitin natin, 3 layers po yan, no? 0.172 haba ng bakal na nakahiga per hollow block. Ngayon po, kung per square meter, gagamit po tayo ng 2.15 na haba ng bakal na nakahiga per square meters. So, pagdating po dito sa 80 centimeter or 0.8 meters na spacing o yung apat na layer po, no, ng hollow block, gagamit po tayo ng 0.138 na haba ng bakal na nakahiga, no, per hollow block. Ngayon po, per square meter, gagamit po tayo ng 1.72 na haba ng bakal na nakahiga bawat metro kwadrado. So, ayun po yung table natin dito sa length of reinforcing bars for CHB in meters table. So, ayun po, kung nagustuhan nyo po itong topic natin dito sa vertical bar at saka horizontal bar reinforcement, no? Pakipindot lang po yung subscribe at saka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.